sa pakipag-usap namin sa mga lokal ng Kasapados na kilala namin. Ang dating rebelde na ngayon nagbalik loob na, si Louie, di niya tunay na pangalan. Ayon sa kanyang pagsalaysay, nung wala pa raw ang NPA sa kanilang lugar, maayos naman ang buhay nila. Sa wala pa mina abutan sa NPA, ma'am, ang among lugar usap ka malinaw. Wala pa'y kagubot. So ang among panginabuhian, ma'am, okay pa. Taong 1994 nang dumating umano ang mga NPA sa kanilang lugar, bata pa lamang siya, namamalagi na ang mga kilusan sa kanilang barangay upang hikayatin ang iba pang mga katutubong umanib sa kanilang grupo. At simula nang dumating ang mga ito, kalam ng tiyan ang kanilang inabot, dagdag pa ang di mawalang takot. Gamay pa lang ko, daan na ninahawiran sa CPPMPA. Isa sa mga naging dahilan kung bakit sumuko si Louie ay ang engkwentrong naganap noong January 24, 2019. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nakipag-usap siya sa kapitan ng barangay. Ayon sa kanya, 18 silang sumuko noong araw na yon. Isang desisyong kailanman hindi niya pinagsisisihan. Tuwing 2019, nag-abot ang 60 IB sa Derry. Then, gibaming ang kuan, Front 34. So, 5 ang patay dito, ma'am. Naka-desisyon ko kay ligusit na pod ko ni kapitan, dormito man maglangit, nga ipasurinder na ko. Kay ingon niya, ang solusyon na araman sa pangguberno. Wala man tayo makabot sa MPE. Kay 26 na katuig, wala gyud maayuhon dere. Mainit na salubong ang ibinigay sa kanya pagkababa sa kabundukan. Kung noon sinasabi sa kanila na huwag lumapit sa mga sundalo dahil sasaktan sila nito, hindi niya akalain na ito pa ang unang magbibigay sa kanya ng kanilang kailangan. Pako sa sulod, ingon nila, ayaw gyud magduol sa sundalo kay pangkulatahon ramo. Pero man pag-surrender na ako, ang wala na ako na tilawing ang pagkaon, ipakaon sa amoa sa 60 IB. Bukod pa dito ay nakatanggap din siya ng iba't ibang benepisyo mula sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Emergency assistant, 15,000 o 65,000 livelihood program o balik baril food, ma'am, times 2. May mga hiniling din sila na agarang tinupad ng LGU tulad na lang ng pagpapasaayos ng kanilang daanan. Binigyan din sila ng iba't ibang pangkabuhayan. Kung noon hindi sila marunong magtanim, ngayon sa pagtutulungan ng Philippine Army at DENR, marunong na silang magtanim ng falcata trees. Tinuturuan din sila ng mga kasundaluhan ng pagtatanim ng mga gulay, prutas at marami pang iba. Sa ngayon po, malaking pasalamat po ng mga tao doon sa area ng Kasapa kasi ngayon po ay nagkaroon na sila ng income. At the same time, mayroon na po silang pangtusos sa araw-araw na sabihin natin pang-ulam nila o pangkain na nakakamalaking tulong sa kanila. Nalagyan din sila ng maayos na palikuran kaya ganun na lamang ang pasasalamat nila sa lokal na pamahalaan. Issue 1-on-1.